Tama. With the last question of the night, sabi ni Kent, ito, total nabanggit mo na rin, Atty. Thoughts on Battle of the YouTubers? Well, para sa akin, you put them in a different category. Ano? Eh, siguro, sabi nga natin, they just want to get some steam out. Pero ito, reminder lang po, ah, dyan sa mga naglalaban sa YouTubers na yan, yung mga Battle of the YouTubers dito sa local front natin, reminder lang po ito. Kasi yan po, akala nyo nagkakatuwaan lang. Akala nyo nagkakaasaran lang, magbo-boxing. Pag yan po ay may nagkaroon ng injury dyan, pwede kayong kasuhan. Pag may na-disgrasa dyan. Sapagkat delikado po ang boxing. Hindi po ito nilalaro, ang boxing. Ha? Hindi po ito katuwaan. Ha? Pwede kang makasuhan dyan. Kaya nga po ang mga boxingero, there is a formal contract to fight para wala kang liability. Oh, pero pag gumamit ka ng foul blow, wala sa kontrata na pwede kang gumamit na padayang suntok. Eh pag nakapatay ka doon, nakadisgrasya ka, pwede kang kasuhan. Okay? So ito lang po ang aking punto dyan. Delikadong sport po ang boxing. Hindi po ito katuwaan. Kahit akala nyo, yung YouTubers, katuwaan lang naman. You know, just trying to get some viewers. Pag may na-disgrasya po dyan, ah, meron pong mananagot. Meron pong kaukulang punishment dyan. Kaso, ano? So, mag-ingat lang po tayo sapagkat delikado po ang boxing. We are courting real danger. Lalo na kapag hindi kayo mga professional, talagang professionally trained na boxer, delikado po yan. Ako kasi, Atty, I really have very little input regarding dito sa Battle of the YouTubers. Hindi ko masyado nasusundan, honestly. Kasi ako, hindi ako consumer eh. So, hindi ko alam kung anong pinag-aagawa nitong mga to. Ang alam kong mga lumalaban na YouTuber, of course, yung Jake Paul, saka Logan Paul. Eh, nakita naman natin yung kalidades ng ginagawa nila. Hindi ako nakakita dito sa local kasi si General Casimiro, sino ba yun? Yung dapat lalaro siya, di ba? Na anuhan siya ng WBO, nasabihan siya na huwag kang sasali siya. Si tama. Bagkis ba yun? They threatened him again with being stripped of the title kasi nga po, hindi mo pwedeng it's to hold a WBO title or any world title, that is a privilege. Parang lisensya, pwedeng tanggalin sa'yo. Hindi mo pwedeng basta-basta i-involve ang titulo nila. Kaya nga may sanctioning fee pa eh. Magbabayad ka pa nga ng sanctioning fee kapag gusto mong mag-stage ng event na at stake ang kanilang titulo. So, hindi po pwede basta i-drag ang kanilang titulo. Tama? Oo. So, ako guys, honestly, I do not have, wala ako ganong masabi. Kasi ako talaga, hindi ako nanonood, wala ako pinanood ni isang laban, hindi ko alam kung anong ginagawa nila, kung anong binablog nila, kung marunong ba talaga sila mag-boxing. Pero agree lang ako sa sinabi ni Atty. Ed. Ako as a practitioner, masasabi ko rin po that you don't play boxing. Okay, yeah. Naranasan ko rin po mabugbog, naranasan ko rin po umihi ng dugo, naranasan ko rin po mag-compete. So, kung ano man yung ginagawa nila, at the very least, you know, just make sure that they're putting these people in a safe environment, in a controlled environment na lang. No, tama ka. Yan din ang tinutumbo ko, JM. Yan din ang tinutumbo ko. Kasi nga po, pag nakadisgrasya, nasa huli ang pagsisisi. Ano? Nasa huli ang pagsisisi. Hindi po ito Jack Stone. Ah? Hindi po ito Cara y Cruz. Ah? Pag nagkamali ng tama yung suntok at napuruhan ng isa, isang suntok lang sa boxing, ah? Alam niyo yung nangyari kay Zigores, hindi ba? Professionally trained. Nanalo. May tinamaang suntok lang sa huli. O, nakita niyo nangyari. Professional na yun, ha? May nadidisgrasya nga po eh. Sa totoong boxing match eh. Eh, how much more kung akala mo nilalaro-laro mo lang? Hindi ba? Delikado po yan. Yun lang ang concern natin. Hindi, we do not follow it. I don't really follow it. I will be honest. Ano? Same. Pero ang sa akin lang, because I've seen how dangerous boxing, real boxing is. So, ang aking precaution dyan, ingat po, ingat po. Kasi... pwede po tayo makadisgrasa dyan. At ang sabi ko nga, di ba, ang mga boksingero nga, ang kanilang fist are considered firearms eh. Yeah, deadly weapons. Dangerous weapons eh. Ano? So, delikado. Yeah. Delikado po. Delikado. Yeah, yun nga, may namamatay sa boxing, kung may injure. Atty, just recently, natulong ako, ito, napuruhan yung Pritchard Colon. Ito ba yun? Ito ba? I mean, you know, again, trained na yan. Oh, train na, professional boxer na po. Nakakatakot po. Nakakatakot po. Ingat lang po. Kung ito, oh, yun again, lang.
pareho ako ni Atty eh. Na, ako po kasi namimili ako ng ano eh. Namimili ako ng kinukonsume ko, ng pinapanood ko eh. After all, sabi nga nila, you are what you eat, no? You are what you consume. Eh ako, I refuse to pay attention sa mga ganon. You know, I'd like to stick with the real boxing. Again po, hindi naman po natin sila minamaliit. Sana maging safe. Kung yan po ang kanilang hanap buhay, sana lang nasa safe environment sila na huwag sana umabot dun sa punto na may madidisgrasya. Kasi yung kay General, ewan ko sino ba... Ewan ko, sino yun? Yung ano niya? Isipin mo, professional yun. Sino ba naman yung kakalabanin niya? Delikado po, delikado po. Delikado. Guys, kaya nagtirita ang WBO eh. Ayaw nila eh. Kasi delikado. Baka ma-involve kami sa kontrobersiya. Ayaw ng WBO. So isipin niyo po guys ha, may namatay po sa sparring lamang. Yes. Sa sparring lamang, may namatay na. Paano pa po ito kung talagang tunay yung laban? So again, you don't ever play boxing, okay?